Okay, so good afternoon. Parin si Dupil na partner, anak ni Matoy, ang partner ng Agwapo. So ito, may kahibalo, pan ay sabak, kaya nanoon pa ko. Okay, so, ang lapag tayo ng ipot ng manok, guys. No, so, ano, yung 1.5 foot away from the molds, pinalapitan ko, guys, parang sobrang malayo lang. So, ginawa ko, mga nasa 1 foot lang away from plastic mulch, no? So tapos kasi dry na dry yung ano, guys, yung dry yung ipot ng manok dito, nakikita niyo yan, dry na dry. So ginawa namin linagyan namin ng tubig, no? So naglagay ng tubig. Gamit ang hose para mabasa. No? Kasi ang mangyayari nito, guys, mahangin. So ugayong o yung dry yung ipot ng manok, ang tendency is possibly maka yan, basa na. Nasa namin posible maamoy, no, ni ampalaya, kasi yung para bang alikabok, no. So after nito, guys, putol-putulin namin tong pagtrabaho, kasi before maglapag ng ipot ng manok dapat may tagasunod na tagabasa, no. So after nito mag-spray kami ng fungicides. No, so same sa talong, yan din yung gagawin ko sa talong. After maglagay ng ipot ng manok, mag spray ako ng fungicides. So ang kaibahan lang dito yung palaya at saka ni talong. Sa talong di ko na binasa, no? Rahatsik, di ko na binasa. Kasi mas ano yung si talong, iba yung ano niya, yung mas matibay yon kumpara dito niya palaya, no? Si yung palaya napaka-sensitive, so we are expecting sana wag, no. So after dito, after maglapag, kailangan basain talaga kasi may amoy siya talaga, no? Para di ma-smell ni ampalaya. So mag lagay kami ng maglagay kami ng tubig. No, so again, ano to, guys, under experiment. No, so honestly, ano, kabado ako nito, guys, considering yung ipot ng manok, medyo ano siya, may amoy siya. So kaya binasa natin talaga. Sana walang effect. Sana walang, ayan, shout out kay Inchik, guys. Sana okay lang. Sana wala lang ano, walang side effects o yun bang. Pero yung ipot ng manok natin, ano to, guys, stuck na, no? So di siya mainit, pero yun nga, maamoy, no? So meron tayong ganito. Again, application natin 40 days ang ampalaya natin ngayon. Tapos naglapag tayo ng ipot ng manok. Oh, yan, may mga manok pa. No, so dito sa mahabang rows, tig 5 sacks yung budget natin. No, din doon sa maikling rows, konti lang, 3 sacks.
So budget natin, meron tayong 86 sacks na layer ng iti ng manok na inihanda. Again, ang pag-apply natin face by face, no? Hindi natin iwan time kasi dapat every after lapag ng mga ipot ng manok, dapat ano? Dapat to magapang sa lupa. So dapat may tubig, no? Dapat mabasa natin sa tubig. Meron na mga ganito minsan. Again, konti pa lang, no? Pero may ano na talaga tayo, may makikita na tayo. May ma-harvest na tayo in 40 days for selection, no? So yun nga lang, ang biyahe ng buyer ko Saturday Wednesday, no? So meron tayong makikitang mga ganito. So far, problema ngayon dito guys, mahangin, no? Huwag naman sana. Meron ng mga ganito. Ano pala? Kailangan pala itong ibaba, no? Kasi ang mangyari nito. Yay, sorry. Teka dito. No, kailangan ibaba para di maging baluktot. No, so yung mga maliliit. Ito ay kinakapitan ng ano, mga ganito. So, kailangan ibaba. Timo sa. Lili pa, wala pa. Alas 4, hunong taana. Then bomba. Spray ta. Alag patya. Ayag-yagi ari usab eh. Ako'y kuhan. Sa manin mo. No, so, again. Di alam ng tubig. Pabahaal na dyan. Kanilang usa kalinya daw, ani-ani lang daw. No, so, ganito, maglapag ng ipot, papakita natin din. Maglakad lang, same lang ng ano guys, maglagay ng ipot ng doon sa, kaya mo yan chick? Parang malaki yan chick ah. Di mo nahati guro yan chick. Si Magic Inting lang chick. Gaan dito kaya bugang kaya buyag. No, so ang paglagay guys, kanya ang hinahinay lang ting. Rekodos kubod ma. Doon pala siya mag-start. No, so ang paglagay, kanya na. Papakita natin Magic Inting. No, so dahan-dahan lang kasi mahangin. No? So dapat ano lang guys, 1 foot away from the plastic mulch. So after nyan, dapat sundan ko lang. Kuhan ko ko. Hirap kaya nag-anahan guys. Nakilila ko yung hook. No, so dapat may taga-sunod lang. Kasi ano, yung ipot ng manok, again, uulitin ko. Na-dry, na-dry. No? Parang powder. Kasi stock to. Matagal ng stock. Ayan. Hihilahin ko muna ang hose guys. Hirap kaya mag-one-hand. Oh, so ito yung garden hose na pinlastar natin.
purpose nito guys, bakit basain? Kasi yun nga, powder yung parang powder yung ano natin, iputang manok, uga na uga, ayun bang dry na dry, no? So since uga na uga, so minsin yan kasi mahangin, posible maamoy ng ating ampalaya. Bahala na matagal kasi yun nga, first time natin guys. Ibira ko sa host do. Tingnan mo do. So dito ako sa mas. Again, medyo uulitin ko guys, medyo kabado ako sa trabaho to. Kasi sensitive si ampalaya, sana walang ano lang. Wala lang sana. So ang dami ng inilapag naming ipot guys. Mas marami pa to kumpara dun sa binasal namin. Mas ang basal namin nito last ano lang 60 plus sacks. Ngayon naka 86 sacks tayo. So yung dyan. Okay lang na daw? Okay lang na. Naputol guys. Naputol yung linya. No, so again, yan yung ginagawa natin. Sana okay lang. No? Again, ang purpose natin na maging timbang yung nutrients niya. Hindi magkulang. Pila ito. No, so kaya naglagay tayo ng ipot ng manok para dun sa yun bang matagala na abono. Hindi ka kasumpay naglilipat yon. So same lang din sa pagtatalong. So yun din ginagawa ko, maglapag ng ipot ng manok. So since may experience tayo sa talong, in-apply natin dito sa ampalaya, no? So sana maging okay. Again, hoping and praying. No, but then again, after nito mag-spray tayo ulit. Mag-spray tayo ng fungicides prevention sa amoy, no? So yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupil the Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo suhito ugmay kahibalo pan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless.